am ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Good morning, Susana. Good morning, mga kapuso. May thunderstorm po na nararanasan ngayon dito sa may Cebu ayon sa PAGASA. At posible pong tumagal yung thunderstorm na yan hanggang pasado alas 6 ngayong umaga. At maliban po dyan sa Cebu, ay meron pong mga pag-ulan ding inaasahan dito sa may ibang bahagi ng Cebu o ng Visayas, lalo dyan sa may eastern section, central hanggang sa may western section, hanggang mamayang hapon po yan. At base yan sa datos ng The Weather Company. Kaya mga kapuso, maging I am ready po kayo dyan. Sa Luzon naman, mayroon ding posibilidad ng pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may northern section hanggang dito sa may Bicol region. Maghapon pong magiging maulan at posibleng may katamtaman pagdating ng hapon. Sa ilang bahagi ng Luzon, asahan po ang mas maaliwalas na panahon. Dito sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng pag-ulan ngayong umaga, bahagyang tataas mamayang hapon at muling bababa na naman pagdating ng gabi. At araw ng undas, mga kapuso, Sabado, asahan ang pag-ulan lalo na pagdating ng hapon dito sa Metro Manila. Mas mataas po yung posibilidad ng pag-ulan kaya maghanda tayo sa panangga sa ulan. Sa Linggo, meron ding mga pag-ulan pero pagdating ng Lunes at Martes, mas magiging maulap. Ito ay sanhi ng isang inaasahan nating sawa ng panahon. Sa Mindanao, mayroon ding mga pag-ulan. Mas marami pong lugar yan. Zamboanga Peninsula, Northern Section, hanggang dyan sa may ARMM at Soxargen. Sanhi po yan ng thunderstorm na inaasahan natin maghapon yan. Ayon sa PAGASA, nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone ng ITCC sa buong Mindanao at Northeast Monsoon naman o Hanging Amihan dyan sa Northern Luzon. Dahil malakas ang Hanging Amihan, nakataas ang gale warning ng PAGASA sa lahat ng seaboards ng Northern Luzon. Diyan po sa western, northern at eastern hanggang dyan sa may eastern seaboard ng Central Luzon. Kaya posibleng umabot ng mahigit 4 na metro ang taas ng alon doon. Kaya po delikado para sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaod doon. Mga kapuso, binabantay naman natin ang isang low pressure area na nasa labas pa naman po ng Philippine Area of Responsibility at posibleng pumasok yung sentro nito bukas sa loob ng PAR. At base pa rin sa wind forecast map ng The Weather Company, posible pong maging isang ganap na bagyo ito bago tumama dito sa may Central at Southern Luzon. Kaya ito yung babantayan natin, mga kapuso. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Nakakadire. Okay, salamat. Mandani.